we have sat sa kababayan really pushing for the development of our own province. Being holistic at that, he envisioned to join the academe, the industry, the government, and other sectors. So I'm here to represent the academe, particularly Batangas State University. In a nutshell, Batangas State University is one of the 114 state universities in the country today. There are over 2,000 higher education institutions, but for state university sector, we are only 114. But in terms of the number of campuses, in all 114 state universities and colleges, there are over 400 campuses in the entire country covering these 114 state universities and colleges. There are labeling of state universities and colleges as per Commission on Higher Education, SUC, or state universities and colleges level 1, level 2, level 3, level 4. There are, of the 114 state universities and colleges, there are 20 level 4 state universities and colleges. And Batangas State University is one of the level 4 state universities and colleges labeled by their maturity on research and development, in instruction, and in community development. So, as you may already know, Batangas State University was founded in 1903. It evolved as a manual training school until it became an institute of technology, until it became a university, and recently, Batangas State University was declared by law as the National Engineering University by virtue of Republic Act 11694. We are operating only in Batangas Province. We have 11 campuses in the entire province, and you might be surprised that though we are only operating in Batangas Province, our students come from over 50 provinces in the entire country. And now we host more than 60,000 students. And these 60,000 students basically are on engineering. They are enrolled in our engineering programs. Currently, Batangas State University is the largest engineering school in the country in terms of programs offered and in terms of students. We have in our over 100 academic programs offered in the entire university, almost half of them are on engineering. 46 programs to be exact, almost 23 graduate and 23 undergraduate programs in different disciplines. Our oldest quote-unquote program are on civil, mechanical, and electrical engineering. We grew over the years. We have offered other engineering disciplines such as electronics and communications, industrial engineering, chemical engineering, and some others. And the most recent are our offering on emerging programs. 2 years ago, we offered biomedical engineering, aerospace engineering, transportation engineering, automotive engineering, energy engineering, advanced manufacturing, artificial intelligence, among others. Batangas State University's College of Engineering are the only state university with our engineering programs accredited by US-based Accreditation Board for Engineering and Technology, we call it ABET, a member of Washington Accord. So of the 114 state universities and colleges, we are the only state university with such accreditation of our engineering by Washington Accord. We have the highest number of ASEAN engineers among our faculty rosters. We have 29 ASEAN engineers. When we say ASEAN engineer, our faculty can have cross-border practice in other ASEAN states. And our programs are Center of Excellence on Electronics Engineering, and Center of Development on Mechanical Engineering and Electrical Engineering. We have other Center of Development, Development Communication, and Teacher Education. So, we also have other accreditation in the university. Our programs in engineering are also accredited by the Philippine Technological Council. And you already know that last April 11, we were declared by law as the National Engineering University, and our coming here and all over the country is not only to strengthen ourselves, but of course to help other state universities
or even HEIs, no, on developing based on our mandate, we're expected to provide progressive leadership on engineering education and provide advanced degrees in different disciplines for engineering for other HEIs. When I say HEIs, higher education institutions, that includes private universities and colleges that offers engineering. So we have a number of research programs in the university. Basically, is housed on our recently developed science, technology, engineering, and environment research hub. We call it STEER Hub, S-T-E-E-R, Science, Technology, Engineering, and Environment Research Hub. So that research hub houses a number of our niche research centers, manufacturing research centers, artificial intelligence research center, electronic systems research center, among others. We are partner of FAPE colleges on our incubators. We have also our own technology business incubator, our Center for Entrepreneurship and Innovation. We are working with FAPE on their Brain Sparks, and we have continuing programs on that. It's actually, we call it a journey. We started years ago, and there's a lot for us to explore and to do. So those are the research centers that we are now maintaining in the university. As you may also know, Batangas is at the center of the Verde Island Passage, the center of marine biodiversity of the planet. Because of that, Batangas State University engaged on research on marine biodiversity. We have established our own Marine Biodiversity Research Center. We call it BIP Corals. It's an acronym. Corals means Center for Oceanographic Research and Aquatic Life Sciences. So the research center, that research center is mandated to provide leadership on research on marine biodiversity. In fact, we have now ongoing programs on marine biodiversity with UST and in collaboration with state universities bordering Verde Island Passage. We have research with Mindoro State University, with Marinduque State University and other universities in Mimaropa. That is also included in our New Republic Act, that we are expected by law to provide leadership on research on marine biodiversity, specifically provided for. Recently, Batangas State University also engaged our research on disaster risk management. We have existing programs on DRM. In fact, we offer a master's degree and diploma on DRM. And we also invest heavily on DRM. We also established our own technology park. It's developing, it's not yet fully developed. But that technology park is the first technology park in the country, which is university-based, and a pioneering park classified by PESA as KIST, Knowledge, Innovation, Science, and Technology Park, which was signed or declared by the President as Special Economic Zone last May 2020. And we now start to accept locators. And we leverage on the existing laboratory that we have in the university and with the students that we have, also with the faculty, with the talent of faculty that we have. That is, I think, we can say, one of the niche area, one of the advantages of our own technology park. And in other areas, you might ask, do you still offer other programs? I say yes. Of the 100 programs, more than 100 programs, still more than half is on other areas. That is in our law. We should not and we shall not close other programs. We can maintain those programs, but we cannot offer new programs now, not allied to engineering and technology, being mandated as the National Engineering University. So we also do offer programs on teacher education, on business, on accountancy, criminology. We also offer programs on nursing, and the recent program that we have is our College of Medicine. We offer a medicine program at Batangas State University. And you know
the tuition fee in state universities now are totally free. Tuition fees and miscellaneous fees by virtue of Republic Act 10931, the pre-higher education law. And our College of Medicine is now on our second year of operation. And one of the unique in the program of College of Medicine is it is a technology-oriented College of Medicine. It is offered in partnership with our existing biomedical engineering. So that is the uniqueness in our college, which is heavy on bioinformatics and other related technologies applied to medicine. So in a nutshell, that is Batangas State University, a level 4 state university and center of excellence in engineering and other areas of discipline. So thank you very much. I'm now ready to answer some of your questions. Thank you, Dr. Ronquillo. So to our friends in the media, who would want to shoot the first question and harass Dr. Ronquillo? He thrives on being harassed. Diba na, Doc? Dumping ko lang po yun dito. So, yes, who would want to throw the first question? Yes, Ms. Linda. We have, I think we have a microphone in the back. Ms. Linda is from the Philippine Daily Inquirer, sir. Good morning. Well, you're, since now you're the center of excellence, I mean, National Engineering University, so many of your programs are geared towards the national, goals of the national government. But I was wondering, since we're talking about Batangas Development Summit, has the university sort of come up with a program, or do you have courses that are specifically designed to promote Batangas development? Actually, in the new universal access to tertiary quality education, we cannot specifically confine our admission to, let's say, a certain province. As I have mentioned, our students now are coming from over 50 provinces. And but of the proportion, still, the largest share of our students are from the biggest market share is still from Batangas. And because of the recent establishment of some research areas, which we feel geared towards developing Batangas, we offer program on marine biology that will support our existing R&D on marine science. As I have mentioned, the strengthening of research on biodiversity through our BIP corals. So that is one thing that I could say, facing the development of Batangas province. On, you know, they are saying that really strong as Batangas State University, that we host the most diverse body of waters on earth, but still our fisher folks are poor. So a lot of things has to be done in terms of research and in terms of development. I envy Korea, when you go there, there's a lot of seaweeds in the market, different packaging. So I think we can also explore, and Batangas State University started doing so, to do research. And at the same time, educating our fisher folk, at the same time, partnering with LGUs for them to be able to craft policies which will really not only preserve, but should I say, responsibly utilize our bodies of water. That is on one respect of pushing for development in Batangas. Not to mention, of course, we are sitting in Calabarzon, and there are many technology parks in the area, and we produce engineers and technologies that are really getting employed in these nearby technology parks. So for now, those are some programs that I have in mind. Thank you. We have Ms. Tina Gonzon from Rapper. Siguro, sir, just as a follow-up also to the initial question, no? Sinabi po nila na meron kayong mga research particularly on DRRM and marine biodiversity. But how do you interface with the provincial government to ensure that
your research findings are taken into consideration when they develop programs and policies for Batangas? I forgot to mention, I should add, our program with DA, the Department of Agriculture on the Revitalization of Kaping Marako. We have constant or continuing communication with our province. The governor himself and other offices under the local government are having some discussions on our research center's health, particularly on agriculture, and we take instruction from them what areas we can support them or we can do programs together. So those are, I think, some discussions, some directions that we need to continue. Now, the specific policies, we have continuing communication with, I don't know, I forgot the specific name of organization, that is on the protection of our marine resources, the Batangas Bay area. There is an organization, Batangas Coastal, I don't know, our DP can find the exact name, the one by, attended by JB and Attorney Rosales regularly. That is more on protection of our Batangas Bay. And they are crafting policies first that, gas. Yeah, first gas. We are doing that in first gas. And they are also having discussions with LGU. In fact, our BIP Corals as a research center has what we call multi-sectoral advisory council, whose members are from the LGUs or even from the private. And we discuss policies, we discuss issues. And in this discussion, we interject what can be done by the academe so that the policy will really be relevant to the community where we operate. Thank you. Thank you. Yes, we have another question, Dr. Angelio. Hi po, Ella po from Balisong Channel. Hi, Press. As you mentioned po, kasi we have a lot of courses na ino-offer ang Batangas State University, like especially engineering, science, and technology. So, the question is, as you know naman po, ang isa sa barrier ng mga estudyante natin ngayon ay ang pumili ng kanilang mga schools, especially kapag private, tuition fee. So, if they're taking the course of science and technology or engineering, paano po ba natin makakatulong? Paano po ba makakatulong tayo para matulungan sila na kunin yung course na to, even ang problema po nila is tuition fee? Or how the government can help those students pursuing the courses, like I mentioned, engineering, science, and technology? Or do we have a plan to expand state universities in the entire province? Let's put it into context. I can still recall my time when we really pay our tuition fees. Some of my classmates are doing some part-time jobs for them to pay the tuition fee. Now, everything is free, whether engineering, whether technology, whether science courses or degrees, they can pursue in state universities and colleges. We still have that what we call tertiary education subsidy. On top of pre-tuition, we have TES. I think a student from a state university can receive 40,000 pesos per school year, and those studying from the private ones can receive 60,000 pesos per year. That is the subsidy on top of pre-tuition of those students studying in state university college, meaning the state is doing its best at the same time, while having pre-tuition, giving allowance. Now, I don't know if you listen to or if you're able to hear the keynote speech of the president himself, President BBM, in the National Science and Technology Week, where he committed to expand scholarships. It may not be scholarship because all of us now are scholars or assistants. For all students who will be studying under STEM programs, science, technology, engineering, and mathematics. Why we need to invest aggressively in STEM? As we all know, engineering and technology, science and technology is the fuel of economy. And advanced countries are really advanced on science and technology.
by statistics, we lack the number of engineers and scientists per million of our population. That's why we need really to close that gap. And by the data of PIDS, you know, by 2025, there is a supply and demand gap of around 500,000 engineers. So really, I say that there has to be more support on STEM over the existing support of the government now. Thank you. Any more questions coming from the floor, from our media friends? Ito po, si Ms. Laika, may question po. Ms. Laika, this one na lang your, ano, use this one. Seryoso ito. Good morning, sir. Seryoso. Sir, ask ko lang po kung meron po tayong program sa mga bagong graduate natin. Program sa bagong graduate? Ano bang program namin sa bagong para po matulungan silang siguro kung job placement, we have a continuing program on our new graduates for them to be answered to potential employers. We have continuous and we're expanding our partnership with these industries and we are strengthening our job placement office. It's growing, you know, because there's a lot of industries now putting up, even small, medium, large industries. There is an office, particular office, and it's not only true in Batangas State, almost all universities have this job placement office to support. Meron pa nga ipinasang batas yung First Time Job Seekers Act, no? That supports, kasi parang yung mga bagong graduate, wala nga namang pambili ng resume, walang pambili ng printer, walang pamasahe para mag-apply. Yung mga first time job seekers may support ng government. And if we, siguro, kung narito ang Dole, they can better explain. But last time we have a conversation with Dole, and they are really tapping state universities to support them, to propagate this this new law that supports our fresh graduates. Okay, we have another friend from, I cannot, from Brigada. Oh. Hello. Hi, sir. Good afternoon. I'm Jamie De Castro from Brigada News FM. Interesado lang ako, sir, dun sa College of Medicine, tapos sa nursing, kasi... Interesado ng pumasok o magturo? Hindi naman. Interesado lang. kasi ngayon, nasa pandemya pa rin tayo. Hindi ba tayo tapos sa pakikipaglaban sa COVID-19? So, ganun na lang ang pangangailangan natin pagdating sa health workers, pagdating sa mga doktor at mga nurses. Paano natin isasabay yung ating pangangailangan sa ngayon sa pakikipaglaban natin sa pandemya? Kasi alam natin na pag scholar tayo ng bayan, galing tayo sa BSU, kailangan dekalidad. So, sir, gusto ko lang malaman paano natin isasabay and makikipag-competensya tayo dun sa pangangailangan sa ibang bansa. Actually, tayo naman ay matagal lang sumasabay at nauuna pa tayo minsan sa Batangas State University. Just to let you know. I don't know about COVID, no? COVID ba ngayon? You know, we opened our classroom since January of this year. And last second semester, previous academic year, it was limited face-to-face. Now, we are full face-to-face. No? You know, it's all in the mind. No? It's already in our system. We are too cautious in the university, but when they go to the malls, they are, no social distancing. Now, regarding to how can we be at par, no, with those, we keep our standards. Now, our College of Medicine, I don't know the exact question, if are we having the right quality? I say yes. Because first and foremost, you will not be given permit by CHED. Let's say, for example, the minimum requirement, at least you should have 20 doctors full-time in your university and can be included in the pool and can teach any of the courses in medicine, that's one. And you have to hire a competent dean. You have to have facilities. Your curriculum should pass the CHED Office of Programming Standards. So, those are minimum. And as I have mentioned,
we keep on further developing our curriculum by way of thinking of possible strategies. We marry our College of Medicine with our biomedical engineering. Another requirement, at least you should have a base hospital. At least one. Batangas University have two. We have the Batangas Medical Center and the Mary Mediatrix as our affiliate hospital. And we are expanding to other hospitals. And even we are partnering with other foreign institutions on delivering our curriculum, not only in medicine. It's true to all. No, it's true to all. So there are many ways of really improving, developing our curriculum in terms of delivery, in terms of R&D, in terms of assessment, in terms of approach. And we are seriously doing that at Batangas State University. Thank you. Thank you, Doc. We have one question, I think one last question for Dr. Antilia from GMA Network, Andrew. Yes. Good morning, sir. Andrew from GMA. Sir, bibigyan ko lang kayo ng konting background dun sa story na encounter namin dito sa San Juan. May diver dyan. Pendulo Santos yung name. Pinakita siya na putol na bahagi ng dolphin. Pero tip of the iceberg pa lang pala yun kasi narinig niya rin doon sa ilalim yung putok ng, o pagsabog ng dinamita. So, ito sir, since nabanggit niyo po yung nakakaroon ng research. Go! Nagkakaroon po ng research at tungkol doon sa marine biodiversity po. Yung po bang LGU ng San Juan is nag-top na po sa inyo para doon sa awareness o paano po ba yung nagiging setup? Are we tapping on them po para magkaroon po ng awareness yung public po? Lalo-lalo na meron palang illegal fishing na nangyayari doon sa San Juan. Thank you. At the moment, I have no information if our office or any of our research offices were approached by LGU San Juan. I have to check, no? But we really are serious. We have partnership with LGU San Juan. We have in terms of other programs. But in terms of the one that you specifically mentioned, that case in point, I don't have information. When was that? October 27. 2022? Yes, po. Okay. Ngayon lang, sir. Ngayon lang. So I have to check, no, with my R&D staff on marine biodiversity. And get information. Maybe we have also a campus in San Juan, and I think we have a researcher even on marine in San Juan. So I have to check, but good to point it out. No? It's I think awakening. Thank you. Thank you. So yours is not a question, but giving information. Thank you for the info. So I think Governor is already here. Governor, magandang umaga po. Thank you. So, maraming salamat po, Dr. Angelio. And now, hindi ko na po ito patatagalin. I would like to introduce you. Please give a warm welcome to the Governor of the Province of Batangas, Governor Nominando I. Mandanas. Magandang tanghali sa ating lahat, magandang buhay at tunay na mapagpalang araw dahil gusto ko munang magpasalamat sa ating mga organizers ng ating Batangas Summit Forum na ginagawa natin ito at taon-taon na break lamang itong COVID na itinuturing ko na napakahalagang pagkakataon para talaga buuin natin, hindi lang yung balakas, kundi yung talagang action plan natin. At nakita natin na kasama natin ang mga organizers, ang group ni Mr. Bombelen, at kinakatawan dito ng ating Sunny Luzano. Ganun din ang ating si Rose Landicho. At nagpapasalamat tayo na naririto ang ating mga kabalikat sa development sa lalawigan ng Batangas na napakahalaga sapagkat alam natin na bahagi tayo ng Calabarzon na nangunguna sa development at totoo lamang malaki ang ating kabahagi
hindi lamang sa pagpapaunlad ng Batangas o ng Calabarzon, kundi ng buong Pilipinas. Ang ginagawa natin dito ay tunay na pangkabuuan sa Pilipinas at ayon sa balangkas na tunay na magpapataas ng antas, hindi lamang ng ekonomiya, kundi yung talagang kabuuang pag-unlad kasama na sa larangan natin ng kalusugan, agrikultura, at mahalaga yung atin talagang pagbubuo at pagsusulong ng pamahalaan na kasama ang lahat at isusulong natin palagi ana na lahat ay kasalig. Walang maiiwanang Pilipino, lalo na mga Pilipinong Batanggenyo, kaya dito yung Batangas Development Summit. At ginagawa natin itong tuloy-tuloy sa pagkakaisa, pagsasama-sama. Alain lagi tayo. Kaya't nagpapasalamat tayo rin at humihingi rin ng tulong sa ating media. Nakita natin na sa pamamagitan ng organizers natin ng Batangas Development Summit ay nariritong lahat, kinakatawan ng mga lahat ng mga media natin. Naririto hindi lamang ang ating traditional at basic media, kundi pati social media natin at lahat. Nagpapasalamat sa inyo. Kaya't nahahanda tayo ngayon na ipabatid sa lahat kung nasaan tayo, anong nagawa natin, at ano ang dapat nating gawin. Na kung paano ang ating new normal matapos itong ating COVID, ay makikita natin ang new normal ay hindi lamang new, hindi lamang bago, kundi talagang sabi nga improved, ha? At more innovative, more committed, and tunay na with real strong faith and bright hope for the future. Kaya pasalamat sa inyo lahat at tayo ay malugod at laging handa na ipaliwanag, make it transparent. Kasama nga natin, nakausap na natin ang pinakamalaki, namumuno sa pinakamalaki, na hindi lang pinakamalaki, pinakamagaling, lalo na sa engineering na pamantasan, hindi lamang sa Batangas, kundi masasabi natin lahat na lalawigan ng buong Pilipinas. Kaya naman laging siya ang national president ng ating mga national state universities and colleges. At si Dr. Pirsurong Kilyo, at ganun din. Kaya ang ating national, ang ating Batangas State University ay namumuno sa development at talagang binansaga na. Kauna-unahang National Engineering University ng Pilipinas at kilala sa buong ASEAN. Kaya yan ang namumuno sa atin. Alam natin na kailangan talagang mamuna ang education. Yung iba naman, edi itanong na ninyo. Okay, Governor, before we proceed with the question and answer, I would just like to acknowledge the presence of our media friends. So we have our media friends, Balisong News Channel, there they are. UNTV, GMA, nandito po rin sila. UNTV, I'm sorry. Philippine Star is, well, represented also by Ms. Tina Ganzon, through Arnel Ganzon. We have PIA. We also have our friends from Balikas. Nandito po sila, full force. Nandito rin po ang Frontage Online. Brigada is also here. DWALFM is with us today. Rappler, Net25. We have Jario Veritas. Balisong, I think I've mentioned. Regioneer News Weekly is also with us here. Thank you so much. Wow Batangas, our online news platform. Manila Bulletin is here, and the Philippine Daily Inquirer is also here with us today.
And of course, GMA Regional TV is also with us today. And I would like to thank the entire team of PIO. BPC is also here. And yes, the entire team of PIO has been very, very supportive to us. So maraming salamat. And now I think the governor is ready to receive your questions. So who would want to throw the first question at the governor? Saka yung Balisong, baka nakalimutan. Andyan po si Balisong. Narito ang Balisong. Opo, nandyan po si Balisong. Ayan, kumakaway pa si ma'am, diba? So, sino po ang matapang na gustong magtanong? Unang katanungan po. Paalala ko lang po, malapit na po ang anibersaryo ng probinsya ng Batangas, 441st, no? So, huwag po natin kalimutan. And I'm sure the governor would be very, very happy to have all of you there during the celebration. So, sino po ang gustong unang magtanong? Dalawa sila. Oh, ladies first daw, sabi ni Marlon. Sige, Balisong muna. Governor, ang namumuno ng ating provincial information, si Jenny, at ang mga kasamahan niya para lang makatulong sa atin. Ayan. So, namuna na po yung matapang Balisong. Balisong. Hello, Gov. Align po, align. Align. So, as we are moving po sa advancement natin sa Batangas Province, so can you give us po, Gov, ng ating pong good news para naman po masiyahan ng ating mga kabatanggenyos? Ang masasabi natin na good news, yung pinanggalingan ko ngayon, kaya ako nahuli ng isang oras dahil sila ay nahuli rin. Dapat nagsimula at matapos ng... alas 9, ako yung maging party, dapat itapos na ng alas 9:30. Pero nagsimula, alas 10 na. Kaya medyo pahumihin dito. Pero ganun pa man, napakahalaga nung ating pinag-uusapan doon, nung ito ang mga National League ng mga government nurses, ng buong Pilipinas, kanilang convention. At bahagi sila ng tunay na itinuturing natin na isa sa mga pangunahing development natin na kailangan-kailangan, ang kalusugan. At ito naman, simula pa nung una, yung kalusugan, pagpapaaral, ang ating pangkabuhayan, health, education, livelihood, at saka yung protection natin ng life and properties, ang ating talagang mga programa. So sa health, tayo ay kabilang sa mga nauuna na nagpapaganap ng ating no balance billing, yung delivery of quality healthcare para sa lahat na walang bayad, no balance billing. Ito ang Universal Healthcare Act. At bilang patutuo na ito ginagawa natin, ngayon, mahigit na 2 billion ang ating ginagastos ngayon sa pagpapalaki ng ating hospital, pagtatayo ng mga bagong hospital na mayroong mga sapat na mga kasangkapan na mga CT scan, X-ray, mga digital X-ray, mga 2D echo, lahat ng mga diagnostic at mga bagong operating tables, dialysis machines. Ito ay building lamang, yun nga, mahigit na 2 billion. 1 billion para naman sa mga equipment na ginagawa natin. At may kalahating billion para sa ating communication, IT. At meron pa tayong 1 billion at 400 million na ating ngayong para sa atin namang yung actual delivery. Kasi meron tayong one hospital command, meron tayong data control. Pero pag may tumawag, kailangan may pupunta, may dadalhin. Kaya tayo ngayon, nag-umpisa ng mamahagi ng ating ambulance evacuation vehicles. Mahigit ng 400 na. Dapat 1,000. Pero yung supplier, na-penalize natin dahil hindi makadeliver ng 1,000.
ano, kanilang penalty, umabot ng 200 million dahil na delay. Ano, sila. Kaya, yun ang ating ginagawa. Ha? Tuloy-tuloy pa ito. So, talagang parang practical na kailangan natin. At alam natin na under the universal healthcare law, hirap na hirap na maipa-deliver yung bahagi ng ayon sa batas. Nadidelay, kaya ang ating lalawigan, naglaan tayo ng kalahating bilyon, 500 million ngayon. Ha? Para nga doon sa hindi makukover ng PhilHealth. Dahil gusto natin, yun yung pagpapadialysis, libre ng lahat. Ano? At sundo at kaunpa ng ating multi-purpose rescue vehicle. Ha? Ganon. Yun ang ating ginagawa. Kaya malaki ang budget natin for this year. Dahil dito. At yung mga nasa health, ang ating scholarship program, talagang tinataasan natin ang scholarship as yung academic assistance natin sa mga nakuha sa mga linya ng kalusugan, mga nurses, mga medtech, mga doktor pa rin kung anong yun at tayo ay nangunguna dito at tayo ay consider at nagagawa natin ito at dapat din gawin ng iba dahil ang mga local governments, alam niyo no, na nanalo tayo sa Supreme Court na lumaki ang kabahagi natin sa koleksyon ng national taxes. Ano? Kaya itong taong ito, 2022, tumaas ng 30% to 35% ang kabahagi natin na ginagamit dito nga sa kalusugan. Hindi lamang ng lalawigan, mga lungsod natin, at saka ang mga bayan-bayan natin. Tayo ngayon may 5 lungsod na. Kaya muli ang kalaka. Ano? Sinundan ang Santo Tomas na sumunod sa Tanawan, Lipa at ang ating Batangas City. Ano? Kaya ganun din. So ang lahat na ito ay tunay na sinusuportahan natin. Integrated talaga. At sa larangan ng ating good news pa rin, sa larangan ng paghanap buhay, sa ngayon, sa Calabarzon, ang number one ay hindi Batangas. Ang number one ay Cavite. Sa dami ng nagtatrabaho. Cavite talaga. Dahil malapit sila sa National Capital Region at masigasig ang mga namumuno din ng ating sa Cavite. Kaya pati na sa population, ang number one na ngayon sa buong population, sa buong bansa, Cavite na rin ang bahagi ng Calabarzon. Ano? Kaya alam natin ito dahil ang governor ay muling inappoint ng Pangulo ng Pilipinas, this time si PBBM, si Bongbong President Bongbong Marcos, ano, na chairman ng Calabarzon. Kaya para talaga tutukan at atin ngayong gagawin talaga ang kung ano ang ayon sa ating saligang batas at sa mga local government code at sa lahat. Na ngayon, lahat talagang projects ng national bago may implement, balangkas pa lamang yung kanilang mga budget at kung anong ilalagay sa budget, ano, ay hindi ilalagay sa national budget, halimbawa, kung hindi endorsed ng Regional Development Council. So, bago pa ito dumating sa Congress, bago pa ilagay ng DBM sa proposed budget, RDC na. Ayun ang ating bagong ipagaganap ngayon. Nasa ganon ay talagang makita natin kung anong kailangan ng mga bahagi ng pamahalaan na talagang malapit sa tao, ang mga local government. Dahil yun namang ating mga budget, bago rin naman natin i-implement dito, ay dumadaan din naman sa RDC.
dahil nandoon din yung DBM. Pati na ang ating mga paaralan, ang ating mga universidad, doon dumadaan. So, kumbaga ang, pero ang final na balangkas ng national budget ay doon pa rin sa Congress, siyempre. Ano ha? Pero doon sa kabahagi natin na 40% ng collection, eh tayo na lang, automatic release yun. Doon natin nahuli ang national government na hindi ibinibigay lahat. Kaya, alam niyo, ang unang kaso ng lalawigan ng Batangas ni Governor Mantanas, eh hindi itong ini-implement ngayon. Ang una, eh, hindi pa dalawa na. Ang una, eh yung Supreme Court decision, 2004 pa. Na noon nanalo ng 60 billion. Nakita natin noon na talagang nagwi-withhold. Itong padalwa, mas malaki. Ito'y good news sa atin. Ha? Mas malaki. Ang pero in-release ngayon, increase, eh 270 plus billion lamang. Sa totoo lang, kulang pa. Ha? Na inaayos natin ngayon. Pero yun man, eh tumaas na ang budget ng ngayon natin, yung increase para sa kalaman sa lahat for 2022. Kaya tayong malaki ang budget sa ating ginagawa, sinabi natin, eh 1,300,000,000. Ha? Increase yun. Increase pa lang yun. Ha? At ang magandang resulta nitong Supreme Court decision na ito, ito namang padalwa, kasama ko na dito, mayroon ng malakas ang loob na governor. Unay wala eh, solo-solo si Governor Mantanas eh, solo-solo ang Batangas, na yung aking kaklase sa Lasal noon, si Ted Garcia, na naging governor ng Bataan, sumalangit na wa ang kaluluwa dahil hindi na inabot ang desisyon. Ano? Inatake. So, sa puso. Ano? Hindi naman sa kahihintay. Marami rin talagang ano. Pero yon ay kasama natin sa pagpapa-increase. At yung increase nga sabi ko, hindi lamang yung increase ang mahalaga, kundi yung our credit facility. Yung kang makakautang tayo na meron pambayad. Ano? Kaya ang lalawigan ng Batangas, ang ating borrowing capacity ngayon, meron pa tayong 6 na bilyon pa, ha? Na kailangan ngayong gawin natin at gagawin natin, ha? Para isulong pa ang pag-unlad natin. Dahil kailangan na natin gawin yan ngayon. I mean, ngayon natin kailangan. Delayed na tayo. Ha? Nahuli na tayo, pati sa larangan ng pagpapaaral, larangan ng hanap buhay, ano, huli na tayo. Kaya ngayon, tayo na-designate ang Batangas. Ito na, paano kayo Pilipinas ihuli dito sa logistic chain ng ASEAN? Ha? Mabutit na una tayo sa education, sa recognition. Ano? Pero when it comes to development ng ating logistic hub, meron na ang Singapore, tapos na ang pati ang Cambodia, pati ang Vietnam, ang Indonesia malatatapos na, Thailand tagal na tapos. Ang Pilipinas, nito lamang, hindi pa tapos, laging MOU pa lamang. Ano? Pero ito nga, ngayon, bago nagtapos si President Duterte, nakumbinsi natin na ang Batangas, hindi Manila, hindi Cebu, hindi Davao, ang tunay na magandang ASEAN designated logistic hub, yung may mga port. Ano? Sa good news, yan, tayo pa rin ang na-designate. At meron tayong kakayahan na talagang gawin ito. At the most logical place, naririto sa atin ang kwan eh, 65% of the gateway ng for communication, yung mga bandwidth, 60% dyan dumataan sa atin sa nasunod. Ano, noon ay 100, pero mabutit nagtayo rin sa ibang lugar. Kaya 65 na lahat tayo. Ano? Pero tayo pa rin ang pinakamalaki. Ha?
Another good news, kailangan natin ng power. Tayo nagsusupply ngayon ng 40% ng buong Pilipinas. Most powerful province. Nadadagdagan pa. Matatapos na rin ang Ilihan under San Miguel na mayroon pa yung kasamang panibagong kalye. Huh? At magkukuha pa rin ng gagamit pa rin tayo ngayon ng natural gas para sa energy use. Hindi lang. Kaya nagawa na rin ng pipeline. Ano? At ganun din ang ating first gen. Matatapos na rin ang kanilang gasification dahil yung malampaya ay mauubos na eh. Ano? So good news lahat ito. At nakikita naman from the point of view of investment together, naririto sa atin, na-attract natin sila. Yung food terminal natin, napasimula na. Yung provincial port, napasimula na. All part of our ASEAN logistic hub. Huh? So ito ang mga good news natin sa development, sa livelihood. Hindi tayo ang pinakamaraming nagtatrabaho na lalawigan, pero ang Batangas ang pinakabukal, masasabi natin, o pinto, huh? Na kailangan para magkaroon ng trabaho, hindi lamang sa Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Kaya tayo i-gateway sa nautical highway. Tayo ang source ng raw material ng plastic. May naphtha cracker plant tayo. Tayo lamang sa buong Pilipinas ang merong petrochemical plant. Starting from naphtha, coming out with polyethylene pellets na kinukonvert sa plastic. Kaya pati yung mga packaging material. Kaya meron tayong bio-oriented polypropylene plant. Nakasama rin dito. Ha? At patuloy ang ating pakikipag-usap sa mga investor natin. Na-delay tayo ng COVID. Okay? Pero yung pagka-delay na yon, ginamit natin ngayon para ipakita. Kaya ngayon, alam nyo, sa totoo lang, ito lang LIMA Park Hotel. Ang medyo 3-star at saka 4-star. Pero nyo, ang Batangas City, need to star, wala. Ayun ang pinaka-gateway. Ha? Kaya inihikayat natin na magtayo. Ang ating dalawigan, ino-offer na yung likod ng Kapitolyo. Pero hanggang ngayon, wala pang nagbibid. Pero ating inaayos talaga. Kulang pa rin tayo. Eh, kailan pa tayo gagawa? Mabuti. Private sector, doon sa atin sa Monte Maria, ano? Dinidevelop 130 hectares. Ha? Magkakaroon ng mga hotels. Ha? Dahil yun naman, biyaya rin ng Panginoon. Kaharap yung Verde Island at yung passage in between center of marine biodiversity. Pinakamaraming marine lives sa buong mundo. Ha? Hindi lamang Pilipinas. Marami na tayo dyan kaysa Tubataha or Apurip. Mas marami pa rin kaysa sa dito sa Gold Coast ng Australia o alinman sa buong mundo. Kaya ang anilaw, kumbaga yung ikon eh, buntot lang yun. Pati yung atin sa mga laiya o lubo, nandoon talaga sa Verde Island Passage, sa Batangas City. Hindi pa. Kaya ini-encourage natin sila. Ha? Yun ang mga good news natin at mga developer. Baka may gusto mo magtanong. Maraming salamat po, Governor. So, I know marami po pong gustong magtanong sa atin, but in the interest of time, we'll have like one question. Sorry. Pero ganito po, iko-kompromiso ko na po si Ms. Jen. Yung mga katanungan po natin, we can write it and give it to Ms. Jen so that the Governor can answer it offline. Okay? So, isang tanong na lang po ngayon. Mag-aaway po si ang ating Ginoo at saka ang ating Pinipini. Sino po sa inyong dalawa ang magtatanong? Huwag kayong mag-alala at hinahabaan ko ang aking sagot. Para sinasagot ka na rin yung alam kung gusto niyo itanong. Lady na lang daw, last question natin kasi po mag-uumpisa na yung summit natin. Pasensya na po. Okay, go ahead. Gov, mabilis lang po.
Tanong ko lang po, kamusta po ang coordination, ang communication po natin ng provincial government sa PPA? Kasi I have this issue po na nung time ng Bagyong Paeng ay pinalabas yung ating mga kababayan, though hindi naman nga sila Batanggenyo, pero yung impression po na nagsarado mismo yung Port of Batangas nung kasagsagan ng bagyo. Though wala naman po talagang biyahe. So tatanong ko lang po, Gov, kung ano po ba o kamusta po ba yung coordination natin, yung communication natin sa pagitan ng PPA po? Well, alam natin na ang PPA ay under the national government. Apo. Pero ganun pa man, tama na we have to coordinate with them. Huh? Kaya yung pati yung mga kaya at yung pag let's say yung pag masususpend, siyempre yan eh, national issue yan. Sabi ko nga sa inyo, ang ating mga pasahero dito sobra pang 3 times as many kesa sa Port of Manila. Kaya national issue pagkana ko ng suspension, but we have to consider that safety really is number one. Kaya ngayon, kaya maganda itong coordination natin lagi with national na kailangan. Yung ating livelihood center, kinoconvert na natin ngayon into a quarantine hub. Hindi lang quarantine hub, health facilities na. Ano? Pero pag may bagyo or anuman, evacuation center. May yung property na puno ngayon ng mga informal settlers dito sa yung railroad, ano, puno, kino-convert na rin natin into, doon natin ilalagay ngayon ang ating quarantine at evacuation na pag meron ganito. Ano, so meron tayong coordination. Ngayon, siyempre medyo nahihirapan ang PPA, sa totoo lang. Noong quarantine, nag-issue na ako ng executive order pero hindi ma-implement na yung pang lahat ipadaanin doon, libre naman ang patingin and all that. Tayo na magbabayad sa probinsya. Pero hindi pa rin maganap dahil meron silang sariling patakaran. So we coordinate. But we have to always recognize na dyan talaga kailangan yung pagkakaisa, pagsasama-sama. Hindi pa natin lubusang may align ano ang ating pagsasamahan. Ano? Kung ang pinag-uusapan ay PPA na gano'n. Kaya, halimbawa, yung development dyan, yung ating international port, lumiit na ng lumiit. Ha? Kaya nagtatayo ang kuwan ng iba yung kuwan eh. Marami pa tayong dapat gawin. Pero yun ang pagsasama-sama, pagkakaisa, yun ang kailangan natin. Alahin kaya ang Governor Ikwan eh. Ayaw ko na nung ang pagbati yung fight lagi. Panahon na ngayon talaga na ba nasa atin yung parang ugnayan ng magulang at saka ng mga bata. Kaya yun ang una kong natutunan eh nitong bago mag-COVID pa naman. Ano? Na ang magandang batian ay kaparis ng mga bata pag nabati sa mga magulang, align. Ano? Yun lang. Magaling din sa COVID, kakaunti ang contact. Ano? Pero maganda as a symbol. Kaya yun ang aking pinupuan ngayon. At yun naman, sa ating mga kasamahan, yun ang kailangan natin talaga. At makita na talagang sa lalawigan ng Batangas at sa buong Pilipinas, ang ating layunin, hindi ikaw may iwanan. Walang iwanan. Ah, wala tayong iwanan talaga. Ah, yun ang mahalaga. And it has to be not only inclusive, but sustainable. Ang detalye nito, sabi nga, ay open. Inilalagay natin sa ating website. Lahat na ating ginagawa. Ano? At talagang pwedeng magtanong. At kung hindi tayo matuloy dito, siguro si Jenny, lagi tayo mag-organize ng press con naman sa ating lalawigan. Yung ating lalawigan bilang talagang patutuo at para na ring simbolo
ng ating pagpapaliwanag sa ating kinabukasan. Makikita ninyo, inaayos natin. Ano? At sa Lunes, gagayanin natin ang at gagawin ang payo na galing din dito sa atin sa group ni na Bombilen that we have a celebration of life. Ano? Kaya dapat ang Kapitolyo magiging simbolo na talagang pinakaliwanag at magbibigay ng liwanag sa kinabukasan natin dito. Yun ang ating mga programa. At hindi lamang simbolo. Kailangang makita ang ating ginagawa. Yung mga detalye, kapares ng ating pagpapalaki ng port dahil kinukuha natin o ating binibili itong hindi ginagamit na property ng national government, itong dating Chevron, pagkaalak-alaki noon, ay naka-standby iikwan eh. Mahigit na 75% walang gamit, samantalang very strategically located. Kaya nagpapagawa tayo ng panibagong access zone, may kalye, may staging area na pasimula sa Port of Batangas hanggang doon sa Port of Bawan. Ano? Nang para tayong maraming duungan. Yun ang mahalaga. So, yun. Yun ay bahagi ng PPA. Inaasahan natin ang PPA ay hindi nahahadlang doon. Ang nagiging problema niya sa totoo lamang ay kuminsan ay yung mga private managers ano ay natatakot na sila yung malugi dahil hindi nagamit doon. Kaya tayo nagtatagal yan eh. Alam naman natin yung mga may hawak ay nandudo ng investment nila sa Metro Manila. Kapag-traffic-traffic, yan yung dapat inaririto na. Samantalang narito sa LIMA, nandiyan sa First Industrial, yung mga nag-export at nag-import, ay narito sa atin eh, sa Southern Taga, nasa Calabarzon, ay pinipilit na doon mag-transport. Samantalang ang ating Batangas Port, pinipigil din ang development. Ano? Yan ang coordination sa PBA na ginagawa natin. Pero kausap ko na ang ating bagong Secretary of Transportation, si Jimmy Bautista, na at aayusin lahat dito natin. Ay, isang magandang balita pa. Maraming salamat po, Governor. So, gusto po nating mag-entertain pa ng more questions, kaya alam mag-uumpisa na po yung summit natin. So, Governor, maraming salamat po. We will see you at the summit. At ang mga katanungan po ninyo, pwede nyo po i-direct kay Ms. Jen at to any of that of her team members in PIO para po maibigay kay Governor at mabigyan po ng kasagutan. So muli po, maraming salamat po at manatili po tayong aligned. Okay, so we'll see you at the summit. Thank you so much for joining us. Thank you, Governor. Thank you so much. And of course, Dr. Ronquillo, we thank you so much. And we will see all of you at the summit. Maraming salamat po.